Hello po at magandang araw po muli sa inyo. At kumusta po lahat? At ngayon po ay ganito yung ginagawa na someone, CRT TV. Bali ang trouble nito ay naka-standby lang po siya. Yung kanyang indicator light. Bali dalawang unit to. Ito namang isa, Astron. Ang trouble po niya, halos parehas siya. Ito naka-standby din. Ito naka-standby rin po siya. So, i-check po natin at i-check po natin para makita niyo yung status niya. Ayan. So, kung makita niyo po, ayan, naka-standby lang yung kanyang indicator. Kahit i-press natin yung kanyang mga button dito, ayaw niya mag-start. Ayan po. So, bali nabuksan ko na rin po ito. Ayan. Para makita niyo yung loob niya. Bali, ang gagawin natin ngayon ay mag-test voltage tayo. Bakit hindi siya nag-oscillate or nag-power. Ayan po siya. So, check mo natin yung kanyang mga voltage. So, ayan na po yung kanyang board. Bali, ang unang gagawin natin, mag test voltage tayo. Kung bakit wala siyang power. Ay, magtuloy power niya. Naka-standby lang po siya. So, ayan, lagyan natin sa ground yung negative test prod. Ayan. Set natin sa 200. So, bali, ipeg uli natin. Ayan, nakapeg na po siya. Then, i-on ko uli siya. Ayan. So, check po natin yung kanyang B+ kung meron. Ayan, meron po siya. Kung makita nyo, may 111. Ayan. So, isik natin yung kanyang ABL. Dapat 180 ito kung nag-oscillate yung playback niya. So, ganoon din po yung kanyang voltage. Same B+ lang. Ayan. So, ibig sabihin, no oscillation to yung playback niya kasi kung nag-oscillate yung playback dapat maging 180 volts po ito. Itong ABL na to. So, check po natin yung kanyang vertical kung meron. Vertical line meron din po siya. 27 present yung vertical niya. Then horizontal drive. Check po natin horizontal drive. Ito. Ayan, present din po siya. 28.2. Then yung kanyang audio. Ayan, present din ang audio niya. 15. So, ang tanong bakit ayaw mag-oscillate? Ayaw niya mag-on. Check natin yung supply ng tuner kung meron. Ayan, walang tuner. Bagsak. Walang supply sa tuner. So, yun pa ang problema niyan. Bakit tayo mag-oscillate? Kompleto ang voltage. Pero dapat meron itong 5 volts itong tuner na ito. Once na nag-oscillate siya, magkakaroon po ito ng voltage. Mabubuo yung kanyang circuit.
So, pag ganito pong problema, ibig sabihin, hindi nag-oscillate yung kanyang jungle. Dito po. Bali, ano to? Yung LA-793. 793, si Sonata yun. Ayun po, tama. LA-76931K yung jungle nito. Ito yung common na sira po ng mga China board. So, check po natin kung bakit wala siyang oscillation. Check po lang natin yung kanyang memory kung present din. Ayun. May memory din po siya. 5 volts. So, complete talaga. So, ang hanapin po natin dyan yung bakit ayaw mag supply sa tuner tapos yung kanyang supply sa jungle. May supply ito po ito. Yung kanyang 8 volts. Ito yan. Dapat 8 volts po ito. Wala rin. 1 point something. Kasi po, pag once na nag-oscillate itong jungle, lilitaw yung voltahe nito. Mag-trigger yung mayroon po siyang regulator dito na transistor. Yun ang magsusupply sa tuner. 5 volt saka sa jungle. Ibig sabihin, ayaw mag-oscillate ito. Ayaw mag-start. Bali, ang gawin po natin, check natin yung kanyang crystal oscillator. Yung unahin natin. Ito po yung crystal oscillator niya. Horizontal oscillator, ang tawagin to. So ito po, check natin muna ito kung buo siya or hindi. Dapat pag tinest po natin to, ang good nito walang reading. So check po natin sa analog para mas makita natin. Kumuha tayo ng analog tester. Ayan. So ang good po nito dapat wala siyang reading or hindi papalo yung iyong meter dito sa ating tester. Ayan po, nasa 100K. Check natin kung buo hindi. So, wala pong reading yung kanyang horizontal oscillator. Ibig sabihin, okay pa to. Ayan. Kung may leak siya, hindi na po siya okay. Kailangan palitan na, pero wala siyang leak. Ayan po, makita niya. Wala siyang palo sa 100K or reading. So, ibalik po natin to. Okay itong crystal oscillator niya. Balik po muna natin. So, idirect po natin yung kanyang horizontal oscillator crystal kasi okay naman siya. So, bali, ang next move natin nito ay bali po dito sa pin ng jungle na to, yung pin 33 and 34. Meron po itong pico parad na ceramic. Ito. Yan po ang checkin natin sa oscillator po itong dalawang to. Yan ang tandaan nyo po rito sa
IC na to. Bali, tanggalin natin yan. Check po natin. So, kung makita nyo po, ito yung kanyang ceramic capacitor. Ayan po. Yung kanyang oscillator. Dalawa po yan. Yan ang check natin kung okay pa siya or hindi. So, ito na po yung ano, yung ceramic capacitor, bali ano po ito, 18 picofarad. Yan po ang i-check natin, yan ang oscillator nito ng horizontal. Check po natin kung anong kanyang reading. Yan po siya, check natin sa 100k. Dapat po ang okay nito, wala siyang reading. Check po natin. Ayun, kikita nyo po. May leak siya, ang lakas ng leak niya. Ayun. Tapos yung isa. Ayun, medyo mababa yung kanyang leak. Po siya, kung makita nyo, ito ang problema niyan, kaya ayaw mag-oscillate nung horizontal niya. So, oscillator po ito. So bali, maghanap tayo nito. Check po natin kung meron tayo. Dito meron po tayo itong stock pan dalawa. Check natin to. Ito, luma na po ito. Sa bunot natin po ito. Check natin kung 18 yan. Kasi burado na po yung kanyang numero. Ayun, 18 naman po siya. Then yung isa, ayun, 18 din. Parehas, pwede po siya. So, i-check po natin to kung anong value nito. I-compare natin dun sa binunot natin dito. Para makita nyo kung anong pagkakaiba. So, bali ito yung sa mismo nakabit sa board. Check po natin. Kung makikita nyo, ayan, leak. Leakage po siya sa 100k. Kabila. Ayan, leak. Then, ito yung sa luma natin na stock. Check po natin sa 100k. So, ayan po, wala siyang leak. Tingnan nyo. Walang value or hindi pumalo yung ating tester. Ayan. Diyan yung isa. Ayan po siya. No, makita nyo. Wala man lang kaliklik ito. No. So, maaaring ito na yung problema niyan sa oscillator. Bali, isalpak po natin to. Para matesting natin. Ikabit natin to.
isa pa. Ito po. So, ayun yung luma yan. Yung stock natin na luma rin. Bunot lang po ito. So, ayun po siya. Nai-tabit natin. Bali, ihinang natin. So, ayan po siya. Naihinang natin. Yung dalawang ceramic capacitor. So, bali po ngayon. Check natin kung magpa-power on na siya. Kung makakaroon ng oscillation yung kanyang playback at magkakaroon ng heater yung tube niya. Kasi kahit once na hindi nag-oscillate, wala rin po itong heater. Hindi ilaw itong gun or tube. Go, check natin. Saksak ulit natin. Check, double check ko natin. So, okay. I-switch on ko na. Ayun. May nakita na pa akong liwanag sa heater. Ayun, kung makita nyo, umilaw na po yung kanyang tube. Then check natin kung meron siyang ayun. Ayun po, meron ang screen. Makita nyo, ayan. So, okay na po siya siguro. Check natin yung voltage. Check po natin kung may voltage na sa tuner. Kung lumitaw yung 5 volts. Ito siya. Ayun, meron na nga siya. Kumakita niyo po yan. Ayun o. May 5 volts na siya. Ayan po. Yung tuner niya. Sabihin, nag-trigger na yung jungle niya. Ayan yung kanyang 9 volts. Ayun, meron na rin. Ayan po o. So, okay po. Check natin. Itayo natin para makita natin yung kanyang video. So, check ulit natin kung okay na yung kanyang screen. Power na ulit natin. Ayan na po. Meron na siya. Ayun. Ayan na po siya. Lumabas na yung kanyang mga karakter. Nag-power on na po siya. So, ang naging problema lang po talaga niya yung kanyang horizontal oscillator gawa nito. Yan po. Yan ang sikreto ng China board. Kahit kompleto ang voltahe niya, hindi siya nag-oscillate gawa nito. So, okay na po siya. Ayan. Bali, may yan lang siya pero madali na to. Konting rainbow.
So, okay na po. At hanggang dito lang. Sana ay makatulong po sa mga ka-technician ko na minsan nahirapan gumawa nito ng mga China board. Gawa ng hindi mahanap tong sira nitong peak part na to. So, okay po. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa mga bago po mo sa aking channel, pa-subscribe na rin po at i-like, share natin. Okay na po. Thanks for watching po.